Makikita natin guys, nag-start lang ako dito na mag-trade sa 2,300 PHP. Makikita natin yan. At naging tunay, no? So before tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito guys sa channel ko, feel free to subscribe. Kasi nag-update ako dito ng mga technical analysis, no? It's pretty basic lang. And then on top of that, nag-share din ako ng mga free crypto, bounties, and airdrops, no? Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. Aldrin here. So the past few days guys, nagkaroon ng maintenance si Coins.ph at maraming nagtatanong kung saan ba pwede mag-convert ng BTC and mag-exchange ng kanilang crypto assets, no? So and this day, i-share ko lang tong alternative for Coins.ph, no? Na platform na naka-base din dito sa atin sa Pilipinas and regulated na din ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maybe second part na to ng ating video na din na ginawa before, which is ito yung pamagat Bitcoin for Beginners 2020 Ultimate Guide, wherein na-topic na natin dito itong platform na to, PDAX yung pangalan, and how to trade in PDAX exchange and earn, no? So ayan, ito yung platform ni PDAX, and tapusin natin tong video na to guys, kasi bibigay ko yung insights ko dito and then yung mga features that we discuss din natin from the start ng pag-sign up ng KYC. At yung official link ng platform na ito, ilalagay ito din sa description ng video na ito. Wala nang waitlist, pwede ka na mag-create ng account. And yung mga partners nila, BitMEX, Consensys, Ripple, Union Bank, CMT Digital. At meron nga silang bagong partners, which is the OSL. So, yan. It's an Asia's leading digital asset platform. So, bago lang nila na partners to. And then, meron din silang mga updates. Ito, makikita natin PDAX discount vouchers wherein available sa Shopee. If you have Bitcoins, pwede mong i-convert papuntang vouchers and you purchase. At pwede mong ibili sa Shopee na. Itong exchange na to guys, nagamit ko na din to. Pero, ipapakita muna natin ngayon kung paano mag-sign up. So, ito, meron tayo ditong another dashboard to sign up. And yeah, kailangan mo ng email, country, and then ito, so Fireheart done. So, accept and register. So, and after that, check lang natin sa email natin. So, and sa email natin guys, meron tayong marireceive na ganitong format. So, complete registration lang. So, the next step is to set our password. Setting our password, and then yeah, and set my password. So, ito yung magiging dashboard natin guys. As we can see here, kailangan natin mag-provide or mag-setup ng ating 2FA for security. So, dito muna tayo guys sa upgrade account. So, ayan, dito sa upgrade account guys. So, kung corporate or institutional account yan, kailangan mo mag-email sa support ng PDAX. Ito naman, support@pdax.ph. And kung personal account lang, select lang natin to. So dito guys, meron namang disclaimers information na nakalagay. Basahin lang natin and then click next or tap next. So dito guys, kailangan mo ng title, first name, last name, and phone number. Dito guys, maraming nalilito dito. So kailangan natin ilagay mismo dito yung 63, no? Input natin 63. And then number. At kung meron man tayo dito nakaligtaan, lalabas naman yan dito. Magre-red lang yung indicator. And edit lang natin or update lang natin. Make sure na tama yung mga nilagay natin informations. After that, click next lang. And dito sa upload ID, basically yung pre-provide ko dito guys is may passport and voter's ID. No? So kailangan ng primary and secondary ID. So after that, click next lang. And selfie with ID. So kailangan mo din magkaroon ng selfie kasama yung ID na main ID or the primary ID. And then after that, review and submit. So after na ma-submit yan guys, mag-i-email naman sila kung na-approve yung account mo or meron pang needed documents na kailangan mo i-provide. So fast forward tayo, say for example, na-upgrade na yung account natin. Ganito na yung magiging format guys, no? Makikita natin dito, enable 2FA nakalagay na and then buy. So, your portfolio makikita natin dyan. And then yung balance. And activities, funds, trade, then digital asset address. So dito guys, I consider it as a alternative for Coins.ph, no? Kasi
So maintenance in Coins.ph, ito sa PDAX is online and active na. So if ever man na merong BTC, pwedeng mag-pay in dito. So punta lang tayo sa funds and then payment in. And then select natin yung BTC. So yan, dito pwede natin i-send. And then after that, pwede natin i-trade papuntang PHP. And then payment out tayo, magiging PHP, cash out lang natin. Yung ma-accessible dito na cash out is etong instant pay, no? Kung meron tayong mga bank accounts, ayan, makikita natin yung mga available bank accounts dyan. So, pwede natin i-transfer. Ayan, InstaPay, mabilis lang natin ma-receive yan. So, ayan, another options, no, to cash out our BTC or our cryptocurrency. So, ayan guys, dito, mag-trade tayo. So, yung gagawin lang natin dito para makapag-trade is, say for example, punta tayo sa funds and then nag-payment in tayo. Ito, kailangan natin dito sa transfer funds. So, say for example, naka-PHP tayo. So, kailangan natin yan i-transfer from primary to exchange, no? Para mag-reflect dito sa trade at ma-exchange or makapag-trade tayo. So, after that, mapupunta na yan dito sa exchange, no? And if ever naman na gusto mong i-cash out na at nasa exchange yung pera natin, so vice versa lang guys, no? Dito sa primary, change lang natin yan ng exchange and then primary. So makikita natin mayroong nakalagay na amount. So lagay lang natin, say for example, copy and paste natin. So ayan, transfer funds lang. And makikita natin nag-transfer funds na. And payment out. So pwede natin i-select yan. And makikita natin nag-transfer na. So yeah, try natin ngayon mag-trade, no? So naka-PHP tayo. So from primary going to the exchange, no? So ayan, and paste natin ulit, transfer funds, at andun na yan sa ating exchange account, at pwede na tayo mag-trade. So dito pala guys, activities, no? Kung makikita natin guys, nag-start lang ako dito na mag-trade sa 2300 PHP, makikita natin yan. Try natin i-refresh para mas makita natin na legit at tama yung ginawa natin dito. So ayan, makikita natin 2-3 at naging 2-9, no? So almost 500 yung ating kinita. At ipapakita ko sa inyo and i-share ko din sa inyo kung paano ko yan ginawa, paano nangyari. Gamit lang din yung available or default setups dito kay PDAX mamaya, no? So ayan, punta na tayo dito sa trade. So dito tayo magsi-setup ng trade. So buy and sell something. So dito guys, naka-default pala yung instrument markets niya kaya BCH. So yung gagawin lang natin dito is to select the BTC PHP wherein, ayan, makikita natin. So ito guys, merong functionalities to. Itong line na to, itong mga linya na yan. So kung papalitan natin yan ng candle, yan yung lalabas. Kung papalitan natin ng area, yan yung magiging user interface natin. So yun guys, kung makikita natin dito, itong mga slope na to, yan yung naging example para bumili ako, no? So hindi lang din ako dito nag-validate. Nag-validate din ako sa other exchanges. Say for example, dun kay Binance. So pag bumibili ako dun, so bumibili din ako dito. So bali cross-validated na lang siya ng other exchanges, no? And ito for me, may mga use cases din to, eh. So say for example, nagkaroon dito ng pagtaas, no? Makikita natin. And then after that, itong curve na to, nagkaroon ng B and bumaba yung pressure dyan. Tumama siya dito. So I consider it as a buying area. Ito, makikita naman natin sa gilid kung ano yung presyo. So ayan. And then after that, bumaba nga yung presyo at tumama siya dito, no, sa V-shape, no. And I consider it din na something like a support, no, itong area na to. So try natin maglagay ng candle. So dito guys, sa candle, I switch this area and then candle. So yan, makikita natin guys, sa trading kasi merong tinatawag na support and resistance. Dito naman kay PDAX, pwede natin i-apply yun. So dito makikita natin, I consider it as a support, no? Not a financial advice, but it's my only own insights. So something like dito.
346 dito makikita naman natin yung trends. So ayan, support area yan. And then ito, support area din to sa 445168. So ayan. So yan yung mga support, yan yung mga good buying opportunity na tinatawag. So ayan, try natin mag-trade, no. So say for example, so sa tingin natin bababa pa yung presyo. So ayan, makikita natin 390496 to no? Dito, 390496. So this is only an example, guys, no, para magkaroon kayo ng ideas kung paano dito mag buy and sell. So click lang natin tong buy. And then after that limit, so sabihin natin dito na area, so 346, no? 346, 346,000. So pwede tayo mag-click dito para mag-auto-populate yung price dito sa limit price, no? So click natin, say for example yan, 346,000. I-edit lang natin to dito. So dito guys, makikita naman natin dito sa estimated values, no? So say for example, 0.00834 something. So yeah, I think okay na siya, 29 worth of 29, 0.00834, and then limit price natin is 3,460. And then after that, buy, limit, and then place buy order, no? So yun, order submitted na. Then after that guys, makita natin yung reference dito. Yung kagandahan din dito guys, kasi once na gusto mong i-edit yung price, no, ay pwede mong i-click to or i-amend. So ayan, pwede mong i-edit. Say for example, babaan mo or taasan mo. So say for example, babaan natin. So 335, say for example. And then amend by order. So ayan, makita natin amended, order amended din dito. So ganun lang guys, no, at kung sakali man na nakabili ka na, ay pwede din nating ibenta yan. Say for example, dito lang yan sa sell limit. So dito sa orders niya, yung market is automatic buy yan, bibili ka kagad sa kung ano yung available na best price sa market. So makukuha mo kagad yung presyo na yan or makakabili ka kagad ng BTC. So malaki nga lang yung fees dyan kasi kinuha mo kagad yung order, hindi mo na-set dito sa order book. So isa din sa napansin ko dito is itong order book nila is merong malalaking quantity ng BTC, no? So dun sa mga technical traders talaga na gumagamit ang chart. Under development naman tong exchange na to kasi bago lang din. Yung kagandahan lang talaga dito is kung gusto mong bumili ng mga bulk orders na 0.5 BTC, 1.5, ay makita natin sa quantity, ay pwede natin magamit tong platform na to, no? At just in case na merong maintenance coins.ph, pwede natin gamitin as an alternative tong exchange na to, no? So ayun guys, yun lang muna yung take ko as of the moment dito kay PDAX, no? Maybe meron akong mga nakalimutan dito na i-discuss, pero meron naman tayong comment box, pwede kayo dun magtanong at sasagutin ko yung base lang dito sa experience ko sa paggamit dito kay PDAX exchange. So maybe that's it for today guys. Maraming salamat sa panunood. Stay safe. Bye for now.